Yan dito po sa part na ito na sa Bihiya kami niyan. Bale ito pong video na ito na aking upload ngayon ay voice over na lang. Kumbaga talagang sa pagod kasi at saka ang signal po ito napakahina. Malawak po yung pinuntahan namin yan. Sobrang lawak. Ayun. Voice over na lang po ito. I-double check ko lang. Ayan, nandito po ako ngayon sa medyo pabundok ito sa tabing dagat. Grabe yung ano ng mga bato dito atas. Pero may nakita po tayo dito mula sa kahoy na bato siya na nakatusok. Pakita ko sa inyo. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan siya o. Ayan, ano nga po ba yung ganyan na nakatusok sa patay na kahoy sa tabing dagat? Ang kapaliwanagan po dyan ay hindi po yan kidlat. Kasi alam naman natin na sa tabing dagat ang mga puno ay sumisibol dito sa mga bato. Kaya masasabi po natin na ito ay nung maliit pa yung puno ay kinain siya ng ugat ng kahoy na ito. At totally hindi po siya kidlat. Kung sa bundok sana po nangyari yan. Nakita nyo na nakabaon talaga sa katawan. Pero ito po ay naka, yan, yung kapatid ko, kita daw batong lutang. Inalagay niya daw ito. Ito po kung mapansin nyo, wala siya sa katawan tumubo yung bato dito sa ugat. Ibig sabihin po, ano lang siya. Kumbaga, naging kasama na paglaki ng puno. Umipit siya doon. Pero yan, tapos po. Pero hindi siya magnetic. Yan. Pero hindi po siya kidlat. Yan po ay isang paliwanag ko sa inyo. Ang kidlat po ay hindi naman natama yan sa ugat kasi nakabaon sa lupa yan eh. Kalimitan po yan sa katawan ng puno. At ito nga po yan. Pagmasdan yung mabuti. Pero alam nyo ba na ang bertod niyan ay napakalakas din. Yan. Magagamit po yan pangwasak sa may kabal. Ayan. Ang proseso po niya, nakababad lang siya sa langis. At yung langis ay magagamit nyo pampahid sa gagamitin nyo para sa may kabal. At yan din po ay pwedeng sa kabal kunat. Kasi kita nyo naman na siya ay bumaon sa napakatigas na kahoy. Kinain po siya. Pero yun nga po, paliwanag ko nga sa inyo ha. Yan po ay hindi kidlat. Kung makakapo na kayo niyan sa mga dagat, karagatan, makikita nyo na ganyan, meron nakabaon sa ugat. Ang sa dagat po kasi makikita nyo yung mga puno, minsan nakasuloy sa bato. May mga bertod din po yun. Meron din silang mga bertod na tinatago. Yan. Sina Commander Leon kasi nando sa kabilang side. Nando sila kasama yung isa niyang kasama. Ayan. Grabe eh, kung mapansin nyo, daan taon na yata ito dito yung batong ito. Tsaka hindi nyo basta siya mabubunot. Siguro mamaya pag umalis kami, kukuha ko ng piraso niyan, ilalagay ko sa bao. Ayan. Matibay po ang bertod niyan kahit po siya ay hindi kidlat. Ayan, ito yung kahoy. Lalaki ng bato dito. Ayan, kita nyo naman. Mamaya ay siguro uuwi na kami kasi ho, pahapon na. Uwi na kami do sa aming titigilan kasi ho kami ay overnight dito. Ayan. Nakakapagtaka talaga yung bato. Kita nyo naman.
Ayan, tigas po nitong kahoy na ito. Basta hindi naman natin masasabing taon na siya dyan. O daan taon na. Siguro mga 10 taon. Ganyan. Kasi yung puno, kung mapansin nyo, nabulok na, na siguro gumuho na. Ayan. Kalimitang kasi po yan nga ay yun nga, dun nga na sibol. Yung mga ganyan. Ayan. Ayos, ayos yung ano. Ayun, si Utol. Nandun na sa dulo. Hindi ako makarecover dito eh. Nung nakita ko yan. Bali, ito pong video na ito, kung makapansin nyo, merong tuta na humuhuni. Ito po kasi ay voice over na lang. Sabi ko nga sa inyo, dun sa hunting site naming yan, napakahina na signal at talagang totally walang signal. Ayan, kaya ganyan lang yung ginawa ko. Voice over na lang. At mapapansin mo na yan nga, yan nakita kong yan, ay talagang kakaiba. Bali, kumuha ho ako dyan ng kapiraso. Magandang panlagay sa bao. O kaya, maaari ding isang kap nga sa langis. Yeah, halos gusto kong bunutin dyan sa part na yan. Hindi naman kaya. Ayan ho, paliwanag ko yan ha. Kung kayo man ay maka-encounter ng ganyan sa dagat na meron talagang bato na nakatambang sa puno. Kasi po yan nga, sabi ko nga sa inyo, paliwanag ko nga, lagi yung bato kasi lagi yung mga minsan sa tagal ng panahon nila sa karagatan, pagsuloy ng mga yan, umpisa sa maliit, meron silang mahahagip na mga bato. Ang nangyayari, nakakain na sila ng ugat. Kaya makikita nyo ganyan nakatusok. Pero pansinin nyo, siya ay nasa ugat. Kaya po yan ay hindi po kidlat. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, huwag nyong babaliwalain o huwag nyong mamahinain yung gamit na yan. Kasi po madami yung pakikahulugan. Ayan, madami po siyang pwedeng paggamitan. Isa na nga dyan ay pwede din yan na sabihin nating panudla. Kaya nga, sabi ko sa inyo, pwede nyong pangwasak, gamitin pangwasak yan na may mga balabal. Okasyon man o kabal. Ayan, ito pong videong ito ay sa naniniwala lang. At kung hindi naman po kayo naniniwala sa ganitong usapin, ay pwede naman po ninyong lockdownan ang aking video at humanap ng video na naaayon sa inyong kagustuhan. Yun po ay disclaimer sa iba. Yan. Bali, dito sa anong ito, sa lugar na ito na pinuntahan namin, yun nga, bukas pa kami, kinabukasan pa kami niyan umuwi kasi nag-overnight nga kami diyan. Ayan. Meron na, madami naman po tayong mga nakuha na mga mutya na buhat sa dagat. Madami-dami din. Yan po ay nakalaan sa inyong lahat sa December 1. At yun nga, kaya natin ginagawa yan ay para sa inyo. Ayan. Bukas, kinabukasan ay kami ay umuwi na din. Dumiretso kami ng kabilang pulo dito sa Calapan. Yan po kasi lugar na yan sa Bihiya, Polaho yan. Doon yan sa lugar ng misis ko.
grabe yung kalikasan talagang gumawa. Kung talagang iisipin nyo, paano nangyaring napapasok yan dyan? Batong yan. Ibang klase.